Ating balikan ang kaganapan sa kaso ni Summer Baldwin na itinago sa maleta. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa mundong puno ng imbestigasyon sa krimen, kapag ang dalawang krimen ay may magkatulad na mga katangian, madalas na itinutugma sila bilang bahagi ng isang serye. Maaring tumagal ng maraming taon bago matukoy at mahuli ang mga serial na kriminal. Karamihan sa mga kriminal ay nakaranas ng karahasan at pang-aabuso noong kanilang kabataan. At ang ilan sa kanila ay may iba't ibang antas ng sakit sa isipan. Gayunpaman, batid nila ang kanilang mga gawain sa labas ng kanilang sariling mundo. Ang mga taong ito ay madalas na tila normal sa paligid, kaya't madalas hindi napapansin ng mga nasa paligid na sila'y may taglay na pumatay. Isa sa mga halimbawa nito ay si Rosendo Rodriguez, isang mukhang payapa at responsable na kabataan na naglingkod sa U.S. Marine Corps. Ang mga testigo na personal na nakakakilala sa kanya at nagtestigo sa kanyang kaso ay naglarawan sa kanya bilang isang magiliw, responsible, at mabait na tao na hindi kayang makapanakit ng kahit sino paman. Ngunit lumabas na siya ay may malupit na pinatay na dalawang babae at itinahpon ang kanilang mga katawan sa isang magaling na pinlano at sa kakaibang paraan. Ngunit, tama lang na siya ay nararapat na parusahan para sa kanyang kasuklam-suklam na mga gawain. Subalit, simulan natin mula sa umpisa upang maunawaan ang malupit at komplikadong kaso na ito. Alamin ang tungkol sa kanyang mga biktima at sumerji sa kabataan ng kriminal upang maunawaan kung paano siya naging isang halimaw, ang isang hubad na kagandahan sa isang maleta. Ang nakakakilabot na kwentong ito ay nagsimula noong ika-13 ng Setyembre, taong 2005, sa labas ng Lake Texas, isang manggagawa sa kumpanya ng kuryente na nagtatrabaho ng pangkaraniwang gawain sa lokal na basurahan. Napansin ang isang kakaibang bagay sa gitna ng karaniwang mga basura, isang malaking itim na maleta na tila kakaiba. Binuksan niya ang maleta na umaasa na may makikita siyang mahalagang bagay. Ngunit pagbukas sa maleta, ang unang bagay na kanyang nakita nang buksan ito ay ang daliri ng kamay ng isang babae. Hindi siya makapaniwala na totoong tao at iniisip niya na baka ito ay isang manekin lamang. Ngunit sa pagbukas ng maleta, natuklasan niya ang hubad na katawan ng isang babae. Ang kanyang mga tuhod ay nakatukod sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga braso ay nakatakip sa kanyang leeg. Agad na itinigil ng manggagawa ang truck ng basura at tinawagan ang pulisya. Binawasan ang paligid ng basurahan at ininspeksyon ang truck at ang laman nito. Sa isang malawak na basurahan sa lungsod, mahirap makakuha ng ebidensya. Ngunit umaasa ang mga imbestigador na kahit paano man lang ay malaman nila ang pagkakakilanlan ng babae at kung paano siya napunta doon ng ganoon na lamang. Wala ni isang pagkakakilanlan o personal na gamit ang natagpuan sa maleta. Ang tanging kakaibang nakita sa katawan ay isang maliit na tatoo sa binti na may salitang Summer. Kailangan ng mga medical examiner para matuklasan ang sanhi ng pagkamatay habang kinakailangan ng mga forensic expert na matukoy ang biktima at alamin ang nagtaapon sa kanyang katawan sa ganitong kalagayan. Isang otopsya ang nagbigay diin sa maraming sugat na idinulot ng babae nung siya ay nabubuhay pa, kabilang na ang mga palatandaan ng pang-aabuso sa sekswalidad. Ngunit ang sanhi ng kamatayan ay positional asphyxiation. Buhay pa siya nang mailagay sa maletang iyon, ngunit namatay sa loob dahil sa kakaibang espasyo. Nung oras na natagpuan ang kanyang katawan, siya ay patay na ng halos isang araw. Sa fingerprint analysis na na-upload sa National Database sa Estados Unidos, nakilala ang biktima bilang si Summer Baldwin, 29 years old. Si Summer Baldwin, ipinanganak noong taong 1976 sa Washington, ay kilala sa kanyang mabait at bukas na personalidad. Siya ay isang matalinong mag-aaral na may masigla at maraming kaibigan na may pangarap na maging isang aktres. Subalit, ang kanyang mataas na pangarap para sa kanyang buhay ay nauwi sa pag-aaral sa community college matapos ang high school. Ini-enroll siya ng kanyang mga kaibigan sa Texas para sa ibang tanawin at oportunidad. Lumipat si Summer sa LEC nang may suporta ng kanyang mga magulang. Umaasa na magsisimula siya ng panibagong buhay. Hindi malinaw kung kailan nagsimula ang pag-ikot ng buhay ni Summer. Ngunit unti-unti siyang naging adik sa alak at illegal na bawal na gamot nang hindi humihingi ng tulong mula sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon, lumala ang kanyang adiksyon. Nauwi sa pagkawala ng trabaho at pakikipag-ugnayan sa mga taong may kriminal na record.
nawalan siya ng pag-asa sa kanyang mga pangarap na maging aktres, at sa kalaunan, ay nagsimulang magtrabaho bilang escort para sa kanyang sarili. Nang hindi alam ng mga magulang ang mga problema ng kanilang anak, iniisip nila na masaya at matagumpay ang buhay ni Summer. Labi silang naapekto nang ipaalam sa kanila ng pulisya ang malungkot na pagkamatay nito noong September taong 2005. Ang impormasyon na ibinigay nila tungkol sa mga kaibigan at paboritong lugar ni Summer ay limitado. Isinang-alang-alang na ilang buwan bago ang kanyang kamatayan. Si Summer ay isang pangunahing saksi sa isang mahalagang kaso ng counterfeiting ng federal, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagpatay ay maaaring isang contract killing ng isang kriminal na grupo. Isinailalim sa espesyal na pagsusuri ng FBI ang imbestigasyon at ang unang mga suspect. Ang unang tinawag ng pulisya para sa pagsusuri ay si Rebecca, pinakamatalik na kaibigan ng yumaong si Summer Baldwin. Ibinahagi ni Rebecca ang tungkol sa trabaho ni Summer at binanggit ang ilang kanyang mga boyfriend. Isa sa kanila ay laging agresibo at madalas itong manakit. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, naging stalker siya ng tuloy-tuloy. Naging unang suspect sa kaso ni Summers ang ex-boyfriend at agad siyang dinala sa istasyon ng pulisya, ngunit mariing itinanggi ang krimen sa kaso. Bukod dito, tila siya'y tunay na nagulat at nagulat sa balita ng pagkamatay ni Summer. Mayroon siyang matibay na alibay noong gabi bago ang trahedya dahil may nakaaway siyang isang lasing na nanggulo sa isang bar at dumanas ng gabi sa piitan kasama ang kanyang nakaaway. Bilang resulta, kinailangan ng pulisya na palayain ang unang at tanging suspect sa oras na iyon. Isang kaibigan at, maaari bang sabihin, katuwaan, ang isang kasamahan ng biktima na nagbigay ng mas mahalagang impormasyon sa imbestigasyon ayon sa isang babae na nagngangalang Marjorie. Ayon sa kanyang kwento, nakita niya si Summer noong gabi bago ang pagpatay at nagkaroon pa sila ng saglit na pag-uusap. Nagkita sila noong September 11 sa parking lot ng isang convenience store. Ipinahayag ni Marjorie na isang pulang van ang dumating sa store kung saan nagmumula ang isang binatang may Latino na anyo na bumaba at pumasok sa loob, tila para bumili. Samantalang si Summer, nang makita ang kanyang kaibigan, lumabas mula sa gilid ng pasahero upang batiin ito. Sinabi ni Summer kay Marjorie na ito ay ang kanyang kliyente na kanyang nakakasama para sa ikalawang pagkakataon sa nakaraang mga araw. Pagkatapos lumabas na ang binata mula sa store, sumakay ito sa kanyang sasakyan at sumunod na rin si Summer na pumasok sa van. Pagkatapos nito, nagtuloy na si Marjorie sa kanyang gawain at hindi na niya nakita kung saan direksyon papunta ang van o alam kung saan planong pumunta si Summer. Idinagdag pa niya na hindi niya nakita ang lalaki noon at iniisip niyang hindi ito taga-lokal. Ang kanyang maibigay na tanging paglalarawan ay may maikli at malinis na buhok, parang militar, dahil sa madilim, at hindi na ito masyadong nakita ang iba pang pagkakilanlan ng lalaki. Gayunpaman, ano nga ba ang mali sa maleta? Ang maletang naging huling hantungan ng isang babae ay tila kakaiba sa labas. Ito'y makikita ang dumi at basura, ngunit hindi pa rin ito laspag, at ang mga gulong nito ay tila bagong-bago. Sa loob, lahat ng mga tag ay nasa perpektong kondisyon at parang bagong bili ang lining. Bukod pa, ang plastic attachment para sa price tag ay buo pa rin. Nagpapahiwatig na ang taong bumili ng maleta ay hindi ito inalis. Natuklasan na ang maletang ito na may tatak ay ibinebenta sa maraming store sa buong lungsod. Ngunit itong partikular na malaking maleta ay makukuha lamang sa dalawang store. Dahil sa perpektong konserbadong barcode, natuklasan na isang magkaparehong maleta ang ibinebenta noong araw bago nangyari ang krimen sa isang Walmart store sa parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang dalaga. Samantala, ang unang bilihan ay nangyari ng hapon at binili ito ng isang matandang mag-asawa na agad naman nahanap at naipakita ang kanilang maleta. Ipinaliwanag na ito ay para sa kanilang bakasyon. Ngunit ang pangalawang maleta ay binili ng isang binatang may Latino na anyo. May maayos na pangangatawan at may maikli at malinis na buhok, tulad ng isang militar. Agad na nagtungo ang mga pulis sa store, humingi ng kopya ng surveillance camera footage. At sa pagsusuri ng material, natuklasan na ang pangalawang maleta ay binili ng binatang ito. Nagdagdag ng kakaibang elemento sa lumalabas na imbestigasyon. Ang mga hinala sa isang lalaki ay sinabi na ito ang taong nabanggit ng saksi na nakakita sa kanya kasama ang biktima na babae sa parking lot ng supermarket. Dagdag pa rito,
Binili rin ng lalaki ang isang pares ng disposable gloves sa counter. Karagdagang impormasyon ay ibinigay ng mga external surveillance camera na nakalagay sa parking lot ng supermarket. Ipinakita nito ang lalaki na lumalabas na may hawak na maleta at inilagay ito sa isang pula na van. Maraming pagkakataon ang nagtulak sa pulisya na maniwala na natagpuan na nilang kanilang sospek at ang natitirang hakbang na lang ay upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan para mahanap at dalhin ito para sa pagsusuri. Gayunpaman, ang pagsusuri sa lalaki ay naging labis na maingat. Gumamit ito ng cash sa halip na card upang maiwasan ang pag-iwan ng anumang personal na impormasyon. Gayunpaman, hindi niya na-consider ang mga surveillance camera sa parking lot na nakuha ang plate number ng kanyang sasakyan ng perpekto. Agad na natukoy ng pulisya ang sasakyan bilang isang rental sa pangalan ni Rosendo Rodriguez, isang reservist ng US Marine Corps. Wala itong criminal record at hindi pa napansin ng pulisya noon. Ilang araw siyang nasa training kasama ang kanyang unit sa IEC. Naging mahirap ang agarang paghahanap kay Rodriguez dahil wala siya sa hotel kung saan ang kanyang unit. Gayunpaman, mayroon ang pulisya ng kanyang mga detalye at natuklasan na nag-withdraw siya ng malaking halaga ng pera mula sa isang ATM machine sa ibang hotel na malamang na ginamit para sa pagbayad ng maleta at gloves. Hindi nakatira si Rodriguez sa hotel kung saan siya gumamit ng ATM machine. Ngunit may isang taong may pangalang Thomas Rodriguez na tumutugma sa paglalarawan kay Rosendo ang nag-check-in noong September 11. Lumitaw na iisang tao na gumamit ng ibang pangalan para sa hindi malaman na dahilan. Swerteng napaboran ang investigasyon. Ang hotel room na inarkilahan ni Rodriguez na kung saan siya ay naka-check-out ay hindi pa nalinis at nagbigay ito ng mahalagang ebidensya. Mayroong mga mansang kulay kape at may bahid sa kahoy, kama, at pader na kamukha ng tuyong dugo. Natagpuan ang isang tag mula sa bagong maletang malapit sa kama. At ang basura ay naglalaman ng mga ginamit na contraceptive at disposable gloves. Kinumpirma ng forensic analysis na ang tuyong dugo sa kwarto ay tumutugma kay Summer. At ang DNA sa contraceptives at gloves ay tumutugma sa parehong si Summer at Rodriguez. Wala nang duda na natagpuan na nila ang suspect. Ngunit noon ay nakalabas na si Rodriguez sa lungsod. Gayunpaman, sa lahat ng kinakailangang impormasyon, madali itong ma-track down. Si Rosendo Rodriguez III ay ipinanganak noong March 26, 1990. Sa Wichita Falls, Texas, sa isang mahirap na pamilya ng mga imigrante mula sa Mexico. Ayon sa mga ulat, siya ay naka-experience ng karahasan at matindiang pagtrato noong kanyang maagang kabataan. Ang kanyang ama, na inilarawan bilang mapang-api at agresibo, ay nag-struggle sa alkoholismo at madalas na nang-aabuso sa kanyang asawa at mga anak. Sa kanyang kabataan, ipinakita rin ni Rosendo ang kanyang agresyon at madalas na nakikipag-away sa paaralan. Gayunpaman, habang siya ay lumalaki, natutunan niyang kontrolin ang kanyang galit. Pagkatapos niyang mag-aral sa mataas na paaralan, nagtungo siya sa Texas Tech University at lumayo sa kanyang mga magulang. Namumuhay ng independent. Sa buhay ni Rosendo Rodriguez, na iba't ibang trabaho ang kanyang pinagdaanan. Kasama na ang pagiging courier ng isang pizza store at clerk sa opisina bago nagdesisyon na maglingkod sa US Marine Corps. Ayon sa kanyang mga kasamahan sa militar, si Rodriguez ay tahimik, may balancing disposisyon, disiplinado, at responsible. Siya ay itinuturing na mabuting kaibigan, laging handang magbigay ng tulong, matalino, at may kagwapuhan na umiiral, na kumikilala sa kanya sa mga kababaihan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng arestuhin si Rodriguez noong September 15 sa kanyang tahanan sa San Antonio. Sa pagdating ng mga pulisya, tila walang kaalam-alam si Rodriguez sa kahalagahan ng sitwasyon. Nananatili siyang kalmado. Sa paghahanap sa tahanan ni Rodriguez, natagpuan ang isang striped na polo at shorts na tugma sa suot niya nang bumili ng maleta na nahuli sa surveillance footage. Dagdag pa rito, kinumpiska ang kanyang laptop at mobile phone. Sa mga pagsasaliksik at bersyon ni Rodriguez, unang ilang linggo ay nananatiling tahimik si Rosendo at itinatangging sangkot siya sa pagpatay kay Summer Baldwin. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming ebidensya laban sa kanya, sumunod siya sa payo ng kanyang abogado at nagsimula ng magbigay ng pahayag na kaibahan sa itinatayo ng forensic experts. Ayon kay Rodriguez,
Ito ay nagsimula ng maaksidente niyang mabuking na hiwalay siyang nagbook ng hotel kumpara sa kanyang mga kasamahan sa militar. Bagamat alam niya ang pangalan ng hotel chain na kanilang dapat tuluyan, pinili niyang pumili ng hotel nang wala sa plano, at nalaman lamang niyang iba ang lugar ng kanyang mga kasamahan pagkatapos mag-check-in. Hindi niya ipinalipat ang kanyang unit. Ito ay ayon sa kagustuhan ng militar. Ngunit hindi niya naipaliwanag kung bakit nagparehistro siya sa ibang pangalan. Sa umaga ng September 10, nagrenta si Rodriguez ng van para mag-relax. Sa pag-ikot niya sa lungsod, nang gabi na yon, ayon sa kanya, nakita niya nang di inaasahan si Summer Baldwin. Ayon sa kwento ni Rodriguez, nakakita siya ng isang babaeng blonde na umiiyak sa tabi ng kalsada, na nagtago ng kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Dahil sa kanyang pag-aalala, tumigil ito sa pagmamaneho niya para tingnan kung okay lang ito at kung kailangan ng tulong. Nagkaroon sila ng usapan, kung saan si Summer ay napakaliit ang kanyang nararamdaman, at dinala niya ito sa kanyang hotel room. Nagkwentuhan sila at uminom ng kaunti, ngunit walang nangyari sa kanila sa araw na yon. Kinabukasan, hinatid ni Rodriguez si Summer Powie, ngunit nagkasundo silang magkita ulit sa gabi. Sinundo niya ito sa parehong lugar sa oras ng alas 9 ng gabi at dinala sa isang supermarket kung saan nakita ni Summer ang kanyang kaibigan na si Marjorie. Pagkatapos, bumalik sila sa hotel. Ayon kay Rodriguez, naganap ang konsensual na pagtataklik sa kanilang dalawa. Ngunit pagkatapos nito, sabi ni Rodriguez, bigla na lang daw naging agresibo si Summer at humihingi ng pera para sa bayad sa kanya. At nagulat si Rodriguez dahil hindi niya alam na isa siyang call girl. Nang tanggihan niya iyon, ayon sa kanya, bigla na lang daw itong kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang bag at nagsimulang manggulo. Inagaw niya ang kutsilyo kay Summer at sinuntok ito sa mukha, na nagdulot ng pagdurugo ng ilong. Ayon kay Rodriguez, hindi niya intensyon na saktan siya. Ngunit ito ay isang aksyong kinailangan sa kanyang depensa. Sa likas na masalimuot na kwento ng mga pangyayari, ibinunyag ni Rodriguez ang isang kwento na puno ng komplikasyon at pagtutol. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, nananatiling lihim ang tunay na natural ng kanyang pagkakasangkot sa trahedya ni Summer Baldwin, na naghihintay ng masusing pagsusuri. Sa sandaling sumunod, napahandusay si Summer sa kama at nagsimulang mag-convulse. May puting likido sa bibig. Sinabi niya na sinubukan niyang tulungan siya, ngunit hindi siya gumamit ng mouth-to-mouth resuscitation dahil sa dugo at puting likido sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang minuto, huminto si Summer sa paghinga at napagtanto niyang patay na ito. Kinabahan siya, nagtungo sa pinakamalapit na tindahan, bumili ng maleta at guwantes, bumalik sa hotel, inilagay ang katawan niya sa maleta at itinapon ito sa basurahan. Alam na mapupunta ito sa landfill kinabukasan. Pagkatapos, nag-check out siya sa hotel. Ibinalik ang rentadong sasakyan at umuwi sa San Antonio na waring walang nangyari. Ngunit agad napansin ng mga investigador ang hindi pagsang-ayon sa kwento ng suspect. Maraming hindi pagsang-ayon sa kwento ni Rosendo Rodriguez at ito ang naging simula ng kanilang masusing pagsusuri. Halimbawa, si Marjorie na nakilala si Summer sa parking lot noong gabi ng krimen ay nagsabing in-explain sinabi ni Summer sa kanya na ang lalaki ay isang client na nakipagtahlik na sa kanya dati nang may bayad sa tuwing sila ay nagkikita. Subalit, iba ang sinasabi ni Rodriguez na lahat ay nangyari ng payapa. Ngunit, ang ebidensya sa katawan ni Summer ay nagpapahiwatig na siya ay naabuso. Sa kanyang unang gabi, maaaring nangyari ng payapa. Kaya't sumang-ayon si Summer na magtagpo sila ulit. Bukod dito, iginiit ni Rodriguez na isang suntok lang ang kanyang itinapon kay Summer para lamang magdala ng katahimikan. Ngunit nasumpungan ng autopsya na may mga 30 sariwang pasa si Baldwin sa ulo at katawan noong gabi ng krimen. At may ilang saksak pa. Dagdag pa, buhay pa si Summer nang ilagay siya sa maleta na nilalabag ang kanyang pahayag na ito'y patay na. Sa isang pag-aaral sa tahanan ni Rodriguez, nakuha ng pulis ang kanyang laptop at sa pagsusuri sa kanyang search history, lumitaw ang nakakabahalang pattern. Sa 3 araw bago siya arestuhin, aktibong naghahanap si Rodriguez ng impormasyon tungkol sa isang babae na may pangalang Summer. Siya'y interesado kung may umuusig sa kanya at kung natagpuan na ang katawan nito sa landfill. Ang kakaibang bahagi ay ang madalas na paghahanap ni Rodriguez para kay Joanna Catherine Rogers, isang 16 years old na babaeng nawawala noong isang taon at kalahati na nakakalipas.
Nang inalok si Rodriguez ng kasunduang naglalaman ng mas mababang parusa at pagsasantabi sa parusang kamatayan kapalit ng impormasyon tungkol kay Joanna, tinanggap niya ito ng patunay at ibinunyag ang kanyang kwento. Nakilala niya si Joanna, isang mag-aaral sa mataas na paaralan sa LCK, noong Abril taong 2004. Pagkatapos ng ilang pagkikita, pumunta sila sa kanyang hotel room noong May 4 sa parehong taon. Subalit, naging trahedya ang kaganapan matapos ang alitan tungkol sa pera at banta ng kaso para sa panggagahasa. Kinabahan si Rodriguez, itinakip ang bibig ni Joanna para patahimikin ito, at sa di inaasahang pangyayari, ito'y nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa pag-aakalang itapon ang katawan, isinama ni Rodriguez ito sa kanyang maletang at inihagis sa basurahan, na parehong pamamaraan sa pagtapon ng katawan ni Summer isang taon at kalahati ang nakalipas. Ang pangalawang pagpatay na ito ni Rodriguez sa kaparehong paraan ang nagbigay daan sa kanya na tawaging serial na kriminal. Nahuli ang kanyang laptop at kanyang search history na nagpapakita ng kanyang di kapani-paniwala at maitim na gawain. Nang tanungin siya ng pulisya, una niyang inamin ang kanyang mga ginawa, ngunit binahuy ito at iniba na niya ang kanyang pahayag dahil sa pangangailangan na makita ang katawan ni Joanna upang palakasin ang kaso. Isinagawa ng pulisya ang malawakang paghahanap sa City Dump, lampas isang taon na ang nakalipas. Ngunit sa kabila ng pagkabulok na kalagayan ng basura, natagpuan nila ang maletang naglalaman ng labi ni Joanna. Sa pamamagitan ng DNA testing, napatunayan ang pagkakakilanlan ng dalaga. Sa kabila ng matindi at karumal-dumal ng kanyang mga ginawang krimen, umaasa si Rodriguez na maiiwasan ang parusang kamatayan. Nangangarap ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Ngunit, hindi ito ang itinadhana ng korte. Ang pangunahing salik ay ang katotohanang si Summer Baldwin ay buntis ng 3 buwan nang siya'y mapaslang. Dahil dito, hinatulan si Rodriguez ng unang degree na pagpatay at itinakda ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. At ilang beses nag-apply ng apela ang kanyang abogado, na nagmumungkahi ng mga pagkakamali at masamang gawain ng mga imbestigador. Ngunit ang lahat ay tinanggihan, habang nakakulong at naghihintay ng bitay. Patuloy na nagpapahayag ng kanyang mga opinyon si Rodriguez sa kanyang sariling blog hinggil sa katarungan kriminal at mga issue sa patakaran. Samantala, noong March 27, 2018, halos 10 taon matapos ang kanyang hatol sa ginawang krimen, isinagawa ang pagbitay kay Rosendo Rodriguez. Ang kaganapan ay sumapit isang araw matapos ang kanyang kaarawan sa edad na 38, at ang hatol na kamatayan ay isinagawa sa bilangguang Huntsville sa Texas. Ito ang 4th na bitay sa Texas, at ang 7th sa buong Estados Unidos para sa taong 2018. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.